Happy gardening po! Bukod sa magaganda at sari-saring bulaklak nito, kilala ang adenium sa magandang codex at ugat nito. Kaya naman, sa video na ito, ipapakita po natin kung paano sasanayin ang ugat ng ating adenium para maging radial root. Ito pong nakikita natin ay adenium arabicum na 4 months old na po. Sinimulan ko po ang root training sa kanya noong 2 months pa lamang siya. Titingnan natin ngayon kung gaano na ang na-produce niya ng mga ugat. Ayan. Sa 2 buwan, hindi pa gaanong madami ang na-produce niya ng mga ugat. Pero masasabi natin na successful ang radial root training po natin. Kasi ang lahat ng ugat niya ay tumubo sa gilid. Wala pong tumubo sa gitna ng cutting. Nakatulong po ang paggamit natin ng styrofoam para walang tumubo ng mga ugat niya sa gitna na yan. Kaya masasabi natin na successful yung ating radial root training. Ngayon, ibabalik po natin ito ulit at itatanim natin siya dyan ulit. Irerepat ko po siya kapag uminit na uli yung panahon. At irerepat ko po siya sa mas malusog na lupa para maging mas mabilis yung pagdami ng kanyang mga ugat. Gagamitin po natin sa example na ito, sa project na ito, ang isa sa 4 buwan na taong gulang ko na adenium. So 4 months old din ito. Maganda at malusog ang isang ito. Kasi 1 month pa lamang po siya, itinanim ko na agad siya sa malaking paso at mayroong magandang kalidad ng substrate. Pinutol ko po yung stem niya mula sa kanyang codex at sinikap ko po na maging pantay o flat yung ating cuttings. Pagkatapos, tinatalupan ko ngayon yung mga gilid ng ating cuttings para doon lalabas ang mga ugat at hindi dun sa parte na pinutol natin. Pagkatapos nito, papahiran po natin siya ng aloe vera. Subok ko na po ang paggamit ng aloe vera. Kaya nire-recommend ko na kung wala tayo ng synthetic na rooting hormone, pwede tayong gumamit ng natural na rooting hormone, yung aloe vera. Ngayon naman po, iingatan natin na mabulok yung codex na pinutulan natin ng stem.
tutuyuin po natin yung parte na pinagputulan gamit ang ating cinnamon powder. Lalagay ko po siya sa ibabaw. At pagkatapos, maaari na natin siyang ipwesto sa lugar na mayroong lilim o dun sa lugar na hindi siya mababasa ng ulan. Ito naman yung ating pagtataniman. Dito natin i-root train yung ating cutting. Dapat ay malapad at bilog hanggat maaari. Sadyang mababaw ang ginawa ko po at transparent na plastic bottle ang ginamit natin dito para madali natin makita yung progress ng kanyang mga ugat. Napansin niyo po ba yung berde na takip na naririyan sa gitna? Diyan po natin itutumbok o itatanim yung flat cutting. Kailangan po talagang flat yon para sa gilid lamang lumitaw ang mga ugat. Bakit ko po binabawasan ng dahon ang ating stem? Ito po ay para mag-concentrate ang cuttings sa pagpapatubo ng ugat. At saka kung hindi natin yan tatanggalin, malalagas din po yan. Huwag po natin puputulin yung dulo para yung paglago niya o paghaba nitong cuttings natin ay tuloy-tuloy lamang. Kapag mahaba na po ito o tumangkad na yung ating cuttings, makakagawa na naman tayo ng panibagong cuttings o makakapagparami tayo ng mga sanga. Tungkol po sa substrate o potting mix, hindi naman po ako metikuloso. Ang aking potting mix ay binubuo ng ordinary soil, compost, ipa, at kaunting white sand na nabibili sa hardware. Para po maging matatag ang pagkakatanim, maaari po natin siyang lagyan ng straw na pantali. Pero huwag masyado natin hihigpitan para hindi magmarka doon sa stem. Yung tama lamang po. At lalagyan din natin siya ng mga bato para maging matatag yung mga ugat niya at saka hindi siya matutumba. Pagkatapos ito, maaari natin siyang diligan pagkalipas ng isa o dalawang araw. Depende rin sa panahon kung magiging maulan. Maaring magtagal pa. Maaari po natin gamitin yung ating mga nadurog o nabasag na mga paso sa ating pagre-repot. Kaya wag po natin yan itatapon. Tsaka nakakatulong din po yan para mapanatili yung moisture sa ating substrate. Kung nakatulong po ang video na ito para madagdagan ang idea po natin sa adenium propagation, please like po natin ang ating video na ito at subscribe po tayo sa ating channel na Happy Gardening para po sa update na ito at iba pang mga pamamaraan sa pagtatanim.